So may ayusin tayo ng isang ano guys, ng isang double dab washing machine. Ayan. Ano po nangyari niyan, te? Umusok lang siya. Umusok lang. Hindi po umaapoy. Ay, umusok. Ay, basok ka pala. Papunta sa apoy ka ba? Ha? Ano po ba? Alin po umusok? Ito po bang washing ay gumagana pa? Hindi ko nga alam kung saan dyan eh. Gumagana yung washing. Tapos? Di, saksak natin. Gumagana yan eh. Oo, sige, sige. Pero umusok. Ha? Umusok ba yan? Hindi ko alam kung saan siya umusok, sa dryer ba o sa washing. Hindi lang. Pero alam ko washing kasi ang dryer ba yan ginagamit. Ay, wag mo muna. Wag ano yung washing eh. Sige. Hindi, gagalawin yan eh. Wag ano yan eh. Puro reverse lang ah. Ay, puro forward lang. Hindi siya umikot ng ano, balik. Hindi, bihira nga lang. Iikot siya pero isang limang oras siguro. Will you please repeat it? So may problema din yung timer mo, boss. Tapos hindi siya nagpo-forward, ay nagre-reverse. Ito, huwag na. Huwag na muna natin tingnan, doon na lang sa pitan para makita natin. Ay, pakitanggal mo nga po. Saan? Ayan. Oo. Ayan. Set out ka muna. Set out ka muna dito, boss. Nandito na si Buhay Kalye. Ayusin muna natin guys yung ano niya. Ayusin double tap. Kasi marami itong anak buhay, nag-fishball, nagluluto ng ano yung vegetable at saka gumagawa ng mga appliances. Oh my God! Sira na yung gearbox mo, basta. Yun o. Ano, papalitan? Papalitan yan. Ano, gagastusin dyan? May mabili pa ba yan? Oo, lahat naman yan. Mabibibili. Linggo ngayon, buti may mabilhan. Bukas yung ano, BPI. Ay, BPI. Pero titingnan muna natin kasi okay yung reverse niya, okay yung wala yung forward. Tapos ang tagal niya magpalit. Yun naman, ang nagamit na namin, nabili namin, ganun, walang forward yun eh. Ay, walang forward. Kailangan may forward. What? Mas maganda yung may forward. Tapos, ayan no, pagkagawa nito. Tingnan naman natin. So ngayon guys ay chine-check natin ang ano, ang wash motor. So ang wash motor po ay may tatlong kulay. Ang wire, mayroong kulay blue, red at yellow. So ang kulay red po ay mayroon pong, ang red or ang yellow ay mayroon 49.5, ang kulay red ay mayroon 49.7. so konti na lang po ang difference niya. So ibig sabihin ay good ito po ang wash motor. So okay lang pong magkabaliktad yung capacitor, wag lang yung common. So ayan, okay po ang wash motor. Dito naman po tayo, maya-maya lang. Dito tayo naman sa dryer. Sa spin dryer po. Ayan. Lagyan natin po ng tanda para hindi tayo magkamali. So, yung mga baguhan, pwede nilagyan ng tanda. Dito naman po tayo sa bali, na-check ko na po pala yung ano, yung spin dryer. Ayan, na-check ko na. At okay naman po. So, hindi tayo magpapalit ngayon ng spin dryer motor. So dito naman po tayo sa wash timer. So kung nakikita nyo mga kaibigan, ang wash timer natin ay medyo may kalumaan na. So ang gagawin natin, i-check lang natin ang ano, bagya, para makita ninyo. Yan, kailangan po i-shorted ang ano, tester. So ang gamit natin ngayon mga kaibigan ay analog tester. So meron siyang kulay, may tatlo ding kulay at tatlong wire. Ayan, may kulay red, kulay yellow at kulay brown. So yung kulay brown na yan guys ay papunta yan doon sa saksakan. Tapos yan naman red at yellow, ayan ay papunta doon sa capacitor.
So ayan guys, luma-luma, hindi na siya bumabalik. Kapag pinait mo siya, tumutunog nga yung was timer, pero hindi na po siya bumabalik. So ibig sabihin po, kapag ganyan ay sira na. So ma-stack up lang, tuloy-tuloy lang po ang ikot nun. Pag ganun, maaaring isang direction, maaaring reverse or forward direction lang. So ang kailangan natin ay palitan ang was timer. So dito naman tayo sa spin timer. So ang bilog na yan ay yan yung spin timer at may dalawang wire lang. So okay lang siyang magkabaliktad dahil ang spin timer ay quinta switch lang. Switch lang yan. So ayun mga kaibigan, dito naman tayo sa baba at makikita nyo, ikukunik natin yung kapasitor. So ayan guys, dito tayo sa kapasitor. Focus muna tayo dito sa was motor. So washing machine muna tayo mga guys. Dito ay ginagawa ko ay idinidirect ako. Kailangan natin makita kung gumagana ba itong tawag ito. Walang problema itong was motor. So titingnan natin, papaikotin natin. Hindi na tayo gagamit ng was timer. So yung kulay yellow at kulay red, mga kaibigan, ay para sa kapasitor. So iyan naman yung kulay blue, ayan yung common. So ang capacitance reading nga pala guys ng kapasitor ay mayroon 10 microfarad. So double, bali apat na wire yan. So yan yung yellow saka red, iyan yung 10 microfarad. So kinabit natin sa kinabit natin yan guys sa was motor. So isasaksak natin kahit dahil tayo gumamit ng was timer, okay lang yan. Makikita lang natin dito kung umaandar ba or may reverse forward ba itong was motor natin. So titingnan natin at isasaksak natin ito sa kuryente. So ganyan guys ang gagawin nyo pag chinik nyo yung was motor. Ganyan lang yung connection, isa doon sa was motor, tapos isa sa capacitor, tapos dito naman sa isa sa motor, isa sa capacitor at isa doon sa common. So kung nakikita nyo guys, yan umiikot na yung was motor. So ang gagawin naman natin, palit natin yung ilalagay naman natin doon sa kabilang linya or kabilang capacitor connection itong common. So nakita nyo, dinagay ko doon sa parehas red kanina, dito sa parehas yellow yung brown na common. So ganyan guys ang pagkukunik ng or pag-check ng was motor kung okay ba o hindi. So dito naman tayo guys sa spin dryer. So itong spin dryer may tatlo din na wire, may kulay blue, may red at black. So yung black dyan guys, yan yung papuntang kapasitor. Yan papunta yung kapasitor, tapos yung red ganun pa rin, papunta pa rin kapasitor. Tapos yung kulay blue ay papuntang common. So yan ang term guys ng kuryente, yung common ay papunta sa saksakan or live. So ayan, kinunik ko yan guys siya, papuntang common ang kulay blue. Ayan, kunik natin dyan. Ayan, papuntang saksakan yan guys or common. Tapos, kunik natin tong isang wire, papunta yan sa capacitor at speed motor. So check natin or isaksak natin para makita natin kung gumagana ang spin motor. So kung nakikita nyo, gumagana siya. So ibig sabihin guys ay okay yung spin motor. So wala pong problema ang spin motor at was motor ng double tap washing machine. So focus naman tayo dito sa
focus naman tayo dito guys sa ano, sa gearbox. So kung makikita nyo yung gearbox, kung makikita nyo guys ay ano na, lumang luma na itong gearbox. So nag-indicate or nagsasabi lang na maaring sira, or hindi lang sira, maari sirang sira na talaga. So ang ibig sabihin guys ay palitan na itong gearbox. So kapag sira yung gearbox guys, ang maaring problema ay yung tubig ay pupunta sa spin motor or di kaya sa was motor. So kailangan tayong magpalit ng isang set ng gearbox or gear case. So yan ang gearbox guys. So ang hawak ko ngayon guys ay pulsator or ALC. Ayan, pulsator or ALC. So may bago na po tayo ng gearbox or gear case. So kailangan pagbago yung gearbox or gear case ay kailangan i-testing doon sa pulsator para hindi magkamali bago ilagyan ng rugby. So kailangan natin guys na lagyan ng rugby para dumikit ng maigi doon sa body ng ng washing machine. So kailangan bago ilagay ay malinis ang yung butas, yung pagkakabitan natin ng gearbox. So ayan guys, ikakabit na natin itong gearbox at kailangan natin ayusin para eksakto doon sa butas. At ito na, ilalagay na natin yung apat na tornilyo. So ayan guys, kailangan ang paglalagay ng tornilyo ay hindi agad-agad ipipix or hindi agad higpitan. So kailangan ay ilagay lahat muna tapos sabay saka higpitan ang mga tornilyo. So kabilaan lang yung paghigpit ng tornilyo. Kailangan ay hindi sunod-sunod ang paglagay. So ito nga pala po yung was timer, at ito nga po na din ang nabili natin na bagong was timer. So ang was timer po pag single, so pang single po itong was timer natin. So kung makikita nyo guys ay pang single, tatlong wear lang, tapos yung kulay orange ay papunta sa common. So nakikita nyo, bali connection na rin, connection yung orange papunta doon sa common galing sa capacitor. So mayroon tatlong kulay, mayroon red, yellow at kulay brown. So iba-iba talaga po ang kulay ng wire ng capacitor, depende po doon sa kumpanya na gumagawa ng was timer. So ang gagawin natin guys ay i-connect itong capacitor na mayroon 10 microfarad. So depende po kung ilan pong microfarad yung nakalagay doon sa capacitor na washing machine ninyo. So depende po. So kailangan ang washing machine mayroon 9, 11, 12 or 10 microfarad lang. So hindi na dapat doon lumagpas. So ang spin dryer naman ay mayroon 3, 4, 5. So yan yung mga pang spin dryer na na capacitor. So makikita nyo kapag nag-leak ang capacitor, ang was timer or yung spin dryer or was motor ay umuugong. So ngayon guys, ikakabit na natin itong capacitor. So nakikita nyo, kinabit ko dyan sa wire galing doon sa was timer, itong parehas na kulay yellow. Ayan, huwag tayong magkakampante na, lalo na kapag kailangan natin i-check pa rin yung mga wire para hindi tayo magkamali. So hindi tayo pwede mag sa color coding, lalo na pag lumang luma na. So pagdating naman dito sa ayan, papunta naman sa was motor, iakabit naman natin itong isang wire or itong dalawang wire. So makita nyo may dalawang kulay yellow, isang yellow galing sa was timer, isang yellow galing sa was motor, at isang yellow galing sa capacitor. So tatlo yan. Ayan. Dito naman sa kabila, kakabitan na natin guys, mayroon black,
galing sa wash timer, isang galing doon sa capacitor na kulay red, at isang galing sa wash motor na kulay red din. So makita nyo dalawa yung kulay red ng timer, or dalawang kulay red na magkadugtong at isang black. So ayan. So ayan, yung kulay blue nga mga pala mga kaibigan, ayan yung common. So ikakabit natin dito sa saksakan. Ayan, live yan guys, papunta doon sa saksakan. At may natitirang kulay, yung saksakan may natitirang kulay brown. So ang kulay brown mga kaibigan ay para naman doon sa kulay brown na galing doon sa wash timer. So nakita nyo guys, kinabit ko yung kulay brown ng saksakan, tapos yung kulay red ng wash timer. Yan yung wire. So nakita nyo may brown at red, yan yung common. So kung nakikita nyo guys, ay okay na yung connection at gumagalaw na ang ating analog tester. So ang tawag din sa ating ginagamit ay analog tester mga kaibigan. So ayan, para safe, lalagyan na natin ng electrical tape para hindi magkaroon po ng shorted sakali man mabasa o di kaya'y magkadikitan ang wire. So kailangan ay laging safety ang ating ginagawa para maiwasan ang pagkasira ng motor, dahil mahal po ang motor ngayon, nasa 900, depende po sa store or sa location ninyo. So ayan guys, dito naman tayo sa spin motor connection. So ang dalawang wire na galing doon sa spin timer ay mayroong kulay brown at kulay anong kulay ba yan? Dalawa eh, white and red. So stripe. So sabi na natin na stripe. So ayan guys, kinabit na natin yung kulay brown na galing sa capacitor at galing doon sa spin timer na kulay brown din. So ayan, kung nakikita nyo, kulay brown din na wire galing sa spin timer at brown din na galing sa spin sa capacitor. So yung kulay blue, bali dalawa lang kulay, ang kulay ng capacitor na papuntang spin timer, blue at kulay brown. Ay kulay blue, yung capacitor guys, kulay blue at brown. So dito naman sa spin motor, may kulay red at black. Yan yung papuntang capacitor. So kinabit na natin yung kulay black at brown. So ibig sabihin na yung kulay black at brown, yan na yung galing doon sa motor at galing sa capacitor. So kung nakikita nyo naman guys, tatlo yung wire na galing ng connection natin. So makikita nyo may brown na galing doon sa taas sa sa spin motor, red na galing sa motor, spin motor, at brown na galing doon sa capacitor. Tapos iyan, stripe na yan, kakabit natin dito guys. Ayan, tinanggal muna natin yung wire. Yan yung galing doon sa spin motor. Yan, kinonik natin. Dinikit natin dito sa papuntang saksakan or common. So yan, kulay red at stripe. Yan yung galing doon sa spin motor at siyempre galing sa spin timer. Either galing sa spin timer at galing doon sa wash timer. So pinagdikit natin guys, yan. Papunta na yan sa saksakan, yung dalawang yan. At ito naman, at nilalagyan na natin ng mga electrical tape para hindi po magka-shorted. So kung nakikita nyo, pinapakita ko yan kung saan galing yung mga wire. So ngayon guys, lalagyan na natin ng
ng plastic. So dilagyan na natin guys ng plastic para hindi po mabasa once na magkaroon ng leak or tumagas yung gearbox. So kailangan yung mga wire ay mayroong plastic. So ilalagay na natin tong pulsator or ELC. So ang tawag dyan guys ay pulsator or ELC. So kailangan guys pag ikot ay hindi sumayad. So ayan guys, naiano na natin, naikabit na natin lahat at kailangan na natin i-testing ang ikot or kailangan na natin testing itong ating ginawang washing machine. So kung nakikita nyo guys ay mayroon ng forward at reverse ang ikot ng washing machine or ELC. So okay na po yung ikot ng washing machine na ginawa natin, mayroon ng reverse at forward. So kung nakikita nyo guys, okay na. At dito naman po tayo sa spin dryer. So ang tawag dyan guys ay spin dryer. So kung nakikita nyo, umiikot na rin ang ating ginawang spin dryer. So parehas na po okay ang ating ginawang spin dryer at washing machine. So ang ginawa natin ngayon diyan ay nagpalit tayo ng gearbox at wash timer. So yan yung pinalitan natin mga kaibigan. So kailangan lang sa pagpapalit niyan ay hindi kayo malito ng pagkakabit ng mga koneksyon, kasi pag naglito kayo ay masasayang lang ang inyong effort or masisira po ang mga parts, lalong-lalo na yung motor. So mahal ang motor, kailangan natin iwasan. So kailangan natin gumamit ng analog or digital tester. So hanggang dito na lang po ang aking video at maraming po salamat at sana po ay nakakaroon po kayo ng konting kalaman sa ating ginawang washing machine. God bless you po at magandang araw po sa inyo.